Nakakainis ng social media ngayon, no? There's so much bad news. So, imbis na ma-stress ako, naisip ko magpapaganda na lang ako kahit wala akong pupuntahan. And at the same time, I want to talk about forgiveness. Minsan, pag nag-forgive ako, ah, wala na yun. Pinatawad ko na siya. Napansin ko, nega pa rin yung loob ko. I don't wish the best for that person. I am secretly happy when I hear bad news about that person. Parang, buti na sa'yo. Sama mo eh. Nahihirapan ako to think good things about this person. So I thought I knew what forgiveness was. Hindi pa pala. When I took a counseling class a year ago, one of the topics was, what forgiveness is not. The first thing na tinuro sa amin is, forgiveness does not mean forgive and forget. Just because you forgave someone, it doesn't mean na kailangan kalimutan mo totally yung ginawa sa'yo. Di ba nakakainis pag sinabihan ka na, akala ko ba pinatawad mo na ako? Lagi mo nalang naaalala yung ginawa ko sa'yo. Parang unfair. I have this friend, medyo nagka-problema kami sa pera. Kinwento ko yun sa libro namin, 10 Things We Fight About. Sobrang bitter na ako sa kanya. Kung ano-ano ng kasamaan ang iniisip ko na wala na sa lugar. My mentors told me, mag-usap kayo. When we forgave each other, wala na kaming usap about money. Kasi dun kami nag-clash. Alam na namin kung ano yung off-limits sa relationship. Magaan na yung loob namin sa isa't isa. You don't have to forget. Remember the wrong that was done to you. Learn from it. And then adjust the relationship. Forgiveness does not make excuses for the other person. I remember nung nag-aaral pa ako, nanakaw yung cellphone ko. And then to make myself feel better, sinabi ko, ibebenta niya yung phone ko para makabili siya ng pangkain para sa pamilya niya. Kulang na lang i-donate ko lang yung cellphone ko dun sa taong yun. Pero actually, galit na galit ako. Dun sa counseling class, kinukwento nila, they see these things a lot in children with abusive parents. Sasabihin nung abused child, fault ko, kaya ako binugbog, kaya ako kinulong sa aparador, I deserved it. So wala nang i-forgive. Mali pala na gumawa ng maraming excuses. To the point na halos wala nang mali yung tao sa akin. Forgiveness does not erase the consequences. Yun yung isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ako hirap mag-forgive. Feeling ko, pag pinatawad ko, wala na siyang haharaping consequence. Di pala. Yung mga couples na nag-cheat, na kahit pinatawad na, the cheating spouse has to give access to the phone. Kailangan niya ibigay yung passwords niya. Halimbawa, nasa work, kailangan tumawag para i-check kung nasan siya. Kasi the consequence of cheating is trust was lost. So in order to rebuild that trust, kailangan gawin yun. When I failed a subject in med school, I said sorry to my parents. Pinatawad naman ako. Pero, I still had to take the remedial exam. Kahit anong forgiveness nila, kailangan rin pala harapin yung mga consequences. Napilitan ako mag-aral kasi ayoko mag-summer class. Yun talaga natauhan ako. The consequences help us change for the better. May mabuting na idudulot pala yun. Forgiveness is not in denial. So many years ago, I liked this guy. This was before I met Richard. We'd go out for almost a year. Maayos yung samahan namin. So all this time, umaasa ako na one day soon, he would ask me to commit. And then after many months, nung wala na lang siya, parang bula. Stopped calling, stopped texting. Nung hindi ko na matiis, I texted him and I said, oh, ano, kumusta ka na? Yung mga pakyut na ganun. Magre-reply siya, napaka-exam. Sorry, I'm busy. To make myself feel better, sabihin ko sa sarili ko na, eh, wala naman kaming commitment. Na hindi naman ako nasaktan eh. Wala naman siyang ginawang mali. But actually, I was really hurt. I really thought there was an unsaid commitment. Kahit pa paano. Na para akong naisahan, it's like admitting that I really cared for him. And he didn't care for me. And that's really painful. Ang tagal ko nagkaroon ng sama ng loob. Hindi ko pinag-uusapan, hindi ko masyado sinasabi sa friends ko. But it was there. Huwag mong i-deny na sinaktan ka ng malalim. When I learned that dun sa counseling class, naalala ko yung guy na yun. And I hadn't thought about him for a very long time. Pero nung naalala ko siya, may kurot pa na parang, ay, bad trip yun ah. I was able to forgive him. Without excuses, without denial. Nakakahiya at first, but sa dulo, such a nice feeling. Kahit wala siyang kaalam-alam sa ginawa niya, I forgave him. I don't feel the need to call him or talk to him for closure. Para talagang ma-forgive ko siya ng maayos, I had to face the fact na sinaktan niya ako. Forgiveness does not need an I'm sorry to come first. Minsan, iniintay ko na mag-sorry muna yung tao bago ako magpatawad.
forgiveness is not really for the person you're forgiving. It's for me. Me and my mental health, my emotional health. Kasi ako rin na nagnenega kung hindi ako magpatawad eh. Unforgiveness, kung hindi ka magpatawad, is like drinking poison and hoping that the other person will die. Ikaw yung nalalason eh. Tama ba yun? Ba't siya okay? Tas ako, madilim. Ang wait! I have to remember to forgive this person. Ako yung gumagaan. Kung ayaw niya mag-sorry, di wag. You can't control other people. At least ako. Okay ako, hindi ko ininom yung lason. Forgiveness does not mean that you are better than the person who wronged you. Nung inaral namin yan, Diyos ko! Yan ang mahirap lunukin! It's so hard kasi minalike. Feeling ko, oh, kung maayos akong tao, ikaw dyan ang sama ugali. Buisit ka. Madaling mag-feel superior, self-righteous. Minsan, pag nag-aaway kami ni Richard, kailangan ko rin pigilan sarili ko pag nagiging judgmental na ako. Oo nga, minali ka. Pero ikaw ba, wala kang malaking pagkakamali? In the future, never ka magkakamali? Gusto mo bang hindi ka rin patawarin ng mga tao pag nagkamali ka? Ikot-ikot lang yan eh. As human beings, we will need forgiveness at one point in our lives. Nagkakamali tayo eh. Forgiveness is not a feeling. Ay, ilang beses ko nasabi yan. Hindi ko siya mapatawad. Hindi ko ma-feel. It's a process pala. Minsan kailangan mo lang talaga siyang simulan. A few years ago, I had to forgive somebody and it was very hard to forgive this person kasi halos family ko na siya eh. Galit na galit ako. Ayoko siya i-forgive pero I had to start forgiving that person. Kung kaya mo mag-work kahit tinatamad ka, kung kaya mo kumain ng dessert kahit busog ka na, then you can do things kahit hindi mo feel. We can control our emotions kung gugustuhin natin. Forgiveness is not a one-time, big-time thing. Lalo na pag sobrang lalim nung sugat, sobrang sama nung ginawa sa'yo, you have to forgive many times. I remember the first time that I had to forgive this person, talagang nanginginig ako na parang, argh! By the time, naka 2 months na ako na banggit lang ako ng banggit na I forgive you, nagiging mas magaan yung pakiramdamin. Tuwing maalala ko yung nega, op! I forgive this person, mali yung ginawa niya sa akin, I wish this person well, sana maging maganda yung buhay niya. Which brings me to a very important last point. Forgiveness is not something that you just say in your head. Mas powerful pala pag sinabi mo out loud. Napansin ko, pag hindi out loud, ang dami mga thoughts na pumapasok sa utak ko. Hindi ko siya kayang patawarin. It's so unfair. Ikaw ang talo kung nagpatawad ka. Hindi niya deserve ang forgiveness. Lagi ako may mga nega thoughts pag gusto ko magpatawad. Kaya pala kailangan out loud ako mag-forgive. Para tumahimik na yung mga boses na yun. Weird. Pero nag-work. Say it out loud. Kasi parang mas nagiging totoo. Effective. Parang mas nagbibitaw ako ng light instead of lagim. When the heart becomes lighter, the face becomes brighter. Dun sa counseling class, there was a girl. Galit na galit siya sa tatay niya. And she has a right to be angry with her dad kasi grabe rin yung ginawa sa kanya. Naglabas siya ng sama ng loob. Nag-iyakan kami lahat. But when she forgave, after yung mukha niya parang... ang ganda-ganda niya! Parang magic. She became 10 times more beautiful that day. Forgiveness is really an amazing beauty product. Be patient, give it time, and keep trying. I really hope that this video encourages somebody to forgive today.